Pinapasalamatan ka po namin sa buhay ng bawat isa na ipinadala po ninyo sa lugar na ito. Salamat po at muli po kaming nagtipon-tipon ngayon upang sambahin, purihin, dakilain at pasalamatan ka. Lord, may you continue to guide us and may you continue to equip us with your wisdom, especially po ang lahat ng ministry of God na itatayo niyo po sa araw na ito. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan na mapagtagumpayan po ulit namin ang gawain sa araw na ito. Help our preachers sa araw na ito, Lord, na you equip them with your wisdom and with their action, they will inspire other people. Guide them, Lord, in a way where they can use their words to promote love and peace to everybody. Lord, we allow you to use us. Patuloy niyo pong gamitin ang aming mga buhay, Lord, na maging instrumento at daan upang abutin ang puso ng ibang tao, upang mas makilala ka pa po nila. Lord, patuloy niyo po kaming gabayan at pinapasalamatan ka po namin sa lahat ng bagay na ginagawa niyo po para sa amin. Salamat po sa walang sawang pagmamahal at paggagabay, Lord. Dinideklara din po namin sa mga oras na ito, Lord, na ang lahat ng mga tao ay makakaranas po ng rest na tanging kayo lamang po ang makapagbibigay. We declare love, peace, hope, and happiness to everyone, Lord. Dinideklara din po namin na sa mga susunod na linggo, na buwan, at maging taon ay pupunuin niyo pa po ang lugar na ito. Marami pa po kayong ipapadalang mga tao, marami po kayong pagagalingin, at marami pa po kayong aabutin. Tinataas po namin sa inyo lahat, Lord, at nagtitiwala po kami sa great plans niyo po para sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat po sa lahat, Lord. All these things we ask and humbly ask in your powerful name, Jesus. Amen. Sige po, patuloy po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. At pupurihin po natin siya sa oras na to. Sige po, we welcome you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Salamat, salamat, Lord, sa araw-araw, Lord God. Pinasasalamatan ka namin, Lord, at handa ka namin purihin sa oras na to, Lord. Hallelujah! Oh, thank you, Lord. We are so excited to praise you right now. Oh, thank you, Holy Spirit. Aking pagmasdan ang kalawakan. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, Jesus. Yes!
are full of joy, Lord God. We are full of joy, full of gratitude, Lord God. Full of gratitude from our hearts, Lord God. It is overflowing with gratitude, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa pribilehyo, Lord God, na sambahin ka, Lord God, sa Espiritu at katotohanan sa oras na to, Lord God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Take over, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Allow us come. Allow us come right now, Lord. Cleansed by the blood of Jesus. We are ready to worship you, Lord. Maaari po ba natin itaas ang ating mga kamay as we worship our King, our Lord? Hallelujah. Bye.
you right now. We worship you right now. We won't stop. We won't stop. Gaya na dago. Open your mouth. Let us worship our Lord. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, thank you.
purihin ka. You are worthy of all praises. You are worthy of all worship and adoration, O Lord God, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa araw na ito, ang bawat isa na dinala mo sa lugar na ito, Panginoon, ikaw ang Diyos na gagawa sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na gagawa sa bawat sitwasyon at kalagayan ng iyong mga anak, because you know your children very well. You know, Lord God, your needs. You know the needs of your children very well, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, we continue, O Lord God, to invite you in our midst and your heart only alone, O Lord God. Be heard, O Lord God, sa aming kalagitnaan. We love you. We appreciate you. We thank you for your presence. We thank you for your glory. We give you all the praises in the mighty name of Jesus, the victorious people of God. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Amen. Praise God. Tayo po lahat tayo makakaupo. Ayan, siguro po yung mga nasa bandang likuran, pwede tayo mag-move forward para mas malapit yung usapan natin. Mga sabi po sa iyong katabi, welcome sa iyo kapatid. At tayo po kami po ay nagagalak na makita kayo sa araw na ito, bagamat umuulan sa labas and may pumasok na namang panibagong bagyo. Pero nagpapasalamat tayo kay Lord because the Lord is faithful and He always spares His people and gives protection. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord sa araw na ito. Praise God. Amen. So, ngayong araw na to, gusto ko pong i-share sa ating lahat ang word na ito. But before that, meron muna akong isang photo na ipapakita if nandiyan na siya. Ayan. Ano po nakikita nyo? Walls. Wow, English. Ayan. Sa Tagalog ay? Pader. Ayan. Sa English ay walls. Sa Tagalog ay pader. At yan po ay isa sa, hindi ko po siya masasabing original, pero isa po siya sa nasa Israel na if isi-search natin siya sa Google is, ang tawag dyan ay Walls of Jericho. Pakisabi sa katabi mo, Walls of Jericho. Alam niyo po ba, bawat anak ng Diyos, merong mga kanya-kanyang walls? Yung iba, gawa ni Lord. Yung iba, gawa natin. Yung iba, gawa ng kapwa natin. Pero lahat ng walls po na yun, ang gusto mo nang i-target ng Lord sa araw na ito, yung mga walls na parang ang laki-laki sa harapan natin, tapos wala tayong magawa sa sitwasyon. Hindi mo alam kung paano siya haharapin. Hindi mo rin alam kung paano mo siya pagtatagumpayan. Yun yung gusto ko pong i-share sa ating lahat. Na walls na gustong gibain ng Lord sa harapan mo sa araw na ito. Amen? Amen. So, dito po sa Joshua chapter 6 verse 1, amplified yung gagamitin ko. Now Jericho, a fortified city with high walls, parang yung nakita nyo po, was tightly closed because of the people's fear. Tama ba Joshua chapter 6 verse 1? Tuloy-tuloy lang. Because of the people's fear of the sons of Israel, no one went out or came in. Kung bakit mataas yung walls, kung bakit siya sobrang fortified, sinecure talaga nila, dahil takot sila sa mga Israelita. Ang reality po nito is, minsan, parang natatakot ka dun sa sitwasyon mo, natatakot ka dun sa problema mo kinakaharap o sa kalagayan mo, pero ang hindi mo alam, yung problema mo talaga yung takot sa'yo. Kung paano mo siya haharapin, tas paano siya masosolusyonan ng Lord sa pamamagitan ng buhay mo. And minsan, marami po akong makakakilala, takot po sila sa multo. Saan po takot sa multo dito? Wala na dapat. Yan. So marami po akong makakakilala, may ka-office mate po kami, wala sila dito. Pwede nating pag-usapan, joke lang. Ayun, na takot sila sa multo. Tapos, pero ang totoo lang, hindi talaga dapat tayo matakot kasi sila yung takot sa atin.
yung mga kaaway natin, hindi talaga tayo dapat natatakot sa kanila kasi yung totoo nun, sila talaga yung takot sa atin. Katulad, yan yung reality ng sinasabi ng Bible na bakit sila nag-built ng ganun katinding walls o fortified wall? Dahil takot sila sa mga sons of Israel. Alam niyo po, hindi lang tayo sons of Israel. Pakisabi sa iyong katabi, son of God ka. Daughter of God ka. Minsan, pag hindi mo nakikita yung sarili mo o yung totoo mong identity, tapos natataklubang ka na ng fear, nakakalimutan mo minsan kung sino ka talaga sa harapan ng Lord. Kaya kailangan magpadala ng Lord ng mga tao para ipaalala sa'yo kung sino ka at yung totoong ikaw. And dito sa verse 2, the Lord said to Joshua, "See, I have given Jericho into your hand with its king and the mighty warriors." Sinasabi ni Lord dito na binibigay niya sa mga Israelites and kay Joshua yung lugar ng Jericho. Pag nagsasalita si Lord madalas, palagi na siyang past tense. Hindi siya nagsasabi ng I will give. Sinasabi niya dito, I have given. Ibig sabihin, tapos na. Pero pagpapansinin mo, bakit ganun? Parang mali yung word, mali yung pag mga English critic ka, bakit sabi niya given eh hindi pa naman nabibigay? May mga ganun po si Lord na mga bagay-bagay na sinabi sa kanya tapos na, sa atin hindi pa. Pero pag sinabi na ng Lord na I have given, hindi siya nagsisinungaling, tinatapos ko na yon, it is finished, kapag sinabi niya, tapos na yon. Pakisabi sa iyong katabi, pag sinabi na ng Lord, it is done. Ayan. And now, ang sabi dito, now, you shall march around the city, all the men of war, circling the city once, you shall do this once each day for 6 days. Pero 7 times, pero ang instruction dito is, okay, 6 days nilang gagawin, pero 7 times. Ayan. Ngayon, ang instruction sa kanila ng Lord para maibigay yung city ng Jericho ay dahan-dahan lang, hinihingal ako. Nababagod yung puso ko. Ayan, yung kung bakit ang pinangako na sa kanila na ibibigay or binigay na sa kanila yung Jericho, pero ang kailangan nila is umikot sila or ikutan nila yung Jericho for 7 times. Ngayon, alam po ng marami yung istorya nito. Alam ng maraming istorya, pero babasahin ko yung mga ilang things na gusto ko pong i-highlight sa verse or sa story nito. Sa verse 5, when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall cry out with a great shout battle cry. And the wall of the city will fall down in its place. Wait lang, bago ko po ituloy, pakisabi muna sa katabi mo, battle cry. Na-experience yun na po ba yung may mga battles ka, unknown battles ng ibang tao, tapos yung ginagawa mo na lang, umiiyak ka na lang. Ang tawag doon, battle cry. Tapos, nakikipagdigma ka, pero sa panahon ng sa paraan na iniiyak mo na lang siya. Kasi parang yun na lang yung naiisip mo na way para makipaglaban. Kasi parang ginawa mo na lahat ng efforts or pwede mo na isip na diskarte para lang masolusyonan yung problema pero wala pa rin. Ngayon, gusto ko pong sabihin sa bawat isa na alam ng Lord kung ano yung binabattle natin. Kung ano yung iniiyak natin ngayong moment na to. Alam ng Lord. At hindi yun nakakalingid sa Lord. And the wall of the city will fall down in its place. And the people shall go up, each man going straight ahead, climbing over the rubble. So, ang gagawin, papatugtugin lahat ng trumpeta, lahat ng instrumento, pagkatapos nilang ikutan, at ang sabi doon, ang ipinangako sa kanila, mag-collapse sa harapan nila yung walls. Pag-iisipin natin siya naturally, iisipin mo siya naturally, katulad po ng nakikita niyo po tong conference na to, yung church natin na to, for example, ito po, pwede pong papatay mo na yung ano, yung verse, ay yung LED. Ayan, nasa harap natin walls, pader,
Pag sumigaw po ba tayo dito, mababarag po ba yan? Tingin nyo lang po, naturally. Ay, sisigaw ka ng ganon. Mababarag kaya siya? Yes or no? No. Ayan, hindi siya mababarag. Kahit anong isipin natin, kahit ano, si ano ka pa, kaya mo pang mag-super saiyan, hindi siya mababarag. Kumbaga, yung sinasabi dito ng Bible na parang naturally, pag-iisipin mo yung mga bagay na kung paano aayusin ng Lord yung sitwasyon mo or paano susolusyon ng Lord yung problema mo, paano tatanggalin ng Lord yung kabigatan sa buhay mo o sa pamilya mo, pag-iisipin mo siya naturally, paano ba siya mangyayari? Paano ba ito maaayos? Parang magiging critical ka na lang tapos hindi mo maiisip na paano siya maaayos, paano siya masusolusyonan. Sa verse 6, sabi dito, 7, I mean, he said to the people, go forward, march around the city, and let the armed go ahead of the ark of the Lord. Okay. Verse 10, but Joshua commanded the people, you shall not shout the battle cry, nor let your let your voice be heard, nor let a word come out of your mouth until the day I tell you to shout, then you shall shout. Okay, may ganito. Alam niyo po ba, may mga situation na may biglang i-instruct si Lord na, okay, dumadaan ka sa sitwasyon na yan, huwag kang iiyak. May ganun po. Tapos gusto mong umiyak, yung iyak na iyak ka na, pero ang ano, huwag kang iiyak. Yung parang may time na huwag kang magsasalita, wala kang gagawin, manahimik ka lang. Kasi may time na may momentum sa spiritual realm na kung saan kapag na-hit natin yung moment na kung saan sinabi na ng Lord na it's time to cry, yung battle cry mo. Kasi merong momentum sa spiritual realm or meron siyang timing sa spiritual realm na kung saan nandoon yung move ng Lord na kapag nag-cry ka during your battle cry, may something na magko-collapse. May something na mangyayari. And ayaw ng Lord na mag-ubos tayo ng maraming oras at lakas at panahon na iyak ka ng iyak. Pero ang sinabi ng Lord, manahimik ka lang, mag-antay ka lang, huwag ka muna magsalita, huwag ka muna mag-complain, huwag muna kung ano-ano yung mga sinasabi mo, manahimik ka lang. Pakisabi sa iyong katabi, silence. May ganun. Pero deep inside, nagbabattle ka na deep inside, may nangyayari na, pero wala kang magawa dahil kailangan mo manahimik kasi sabi, wag muna. Pero pag sinabi ko na, sabi niya, pag sinabi ko na na it's time to shout at magkaroon ng cry or battle cry, magkaroon ng noise, pag sinabi niyang it's time, and that is the moment of God na gusto ng Lord na masabayan natin na kasi yun na yung perfect time na may gagawin na si Lord. And mamaya po, gusto ko po na, I mean, gusto siya ng Lord na gawin natin siya na makatch natin yung moment mamaya that we will have a battle cry. Yung moment na yon, tapos hayaan natin na makita yung gagawin ng Lord na magko-collapse yung wall, na malaking wall sa harapan natin. Amen? Ngayon, verse 14, on the second day, they marched around the city once and returned to the camp. They did this for 6 days. Minsan ko po ito siya na-share. Napaka-powerful niya kasi gagawin mo lang, iikot ka lang. Halimbawa, yan lang yung walls. Ikot ka lang, lakad ka lang, tahimik ka lang, tahimik ka lang. Tapos, during that time, sunod lang ng sunod, tapos parang walang nangyayari. Wala namang ano, nalalaglag na kulisap na bato dun sa pader. Wala, walang nangyayari. Pero, tahimik lang sila na sumusunod because that is the instruction of God. Pero, hindi nila alam kung ano yung itsura ng mangyayari. Ang sabi lang, gagawin ko to. Pero yung imagination nila, paano gagana? Kasi wala pa naman pong nangyari noon na ganun. Hanggang ngayon, wala pa nangyari. Kung meron man nasirang malaking wall ngayon dito sa mundo dahil meron ng Scud missile, meron ng mga atomic bomb o mga kung ano ng pampasabog para masira yung wall. And sabi po sa pag-aaral, yung wall po na yan is, yung walls of Jericho na yan ay
3.6 meters, 12 feet high. 1.8 meters, 5 feet 11 in wide. So, yung taba, yung, ano, anong tawag ng, ha, kapal. Yung kapal niya is 5 feet and 11 inches. So, makapal siya. Hindi siya yung katulad ng nakikita natin na yung katulad sa pader natin dyan. Now, sa verse 16, and the seventh time when the priest had blown the trumpets, Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Ayun na. Yung pinaka-inaantay-antay nila na shout. So meron palang ganun na kapag narinig mo na na, sige na anak, go, shout, pray, or praise, or ulumuhod ka, or something, may pinapagawa siya, then that is the perfect time. Kasi doon na may makikitang mangyayari. And then what happened is, okay, verse 18. Okay, may instruction dito, pero ibang topic to, ayoko muna siyang tamaan. Ibang topic to, ayoko muna siyang tamaan. So, the verse 20, so the people shouted the battle cry, and the priest blew the trumpets. When the people heard the sound, ito yun, of the trumpet, they raised a great shout, and the walls of Jericho fell down. So that the sons of Israel went up into the city, every man straight ahead, climbing over the rubble, and they overthrew the city. So kung ano yung sinabi ng Lord, yun yung nangyari. Ngayon po, etong walls na to, na parang mahirap para sa kanila na mangyari, nakita nila siyang nag-collapse. Pero alam nyo po ba na para may makita kang mag-collapse sa harapan mo na isang wall na malaki o isang problema o isang sitwasyon o isang kalagayan na parang ang hirap solusyonan, paano kaya mangyayari yun? Kailan kaya mangyayari yun? Kailan kaya mare-resolve to? Kailan kaya maaayos to? It takes na a great encouragement of God para harapin yung wall. Kasi si Joshua po, before siya nagkaroon ng ganyang courage na maniwala dun sa word na yon na sinabi ng Lord, sinabi na muna sa kanya ng Lord na, di ba, inuutos ko sa'yo, magpakatatag ka. I have commanded you to be strong and to be courageous. Hindi siya magagawa ni Joshua maniwala sa isang word lang. Tapos great or massive yung result ng word na yon if wala mo ng encouragement ng Lord na sinabi ko na sa'yo nung umpisa pa lang na magpakatatag ka, magpakalakas ka. Dahil huwag mong iisipin na nag-iisa ka because I am always with you. Yun yung pangako ng Lord sa kanya. And that word ay yung naging baon ni Joshua. So, if nakakaranas ka ng parang nakakatakot yung sitwasyon mo, then sabi mo sa sarili mo, pakisabi sa katabi mo, be strong. Be courageous. The Lord is with you. Lagi mo siyang ipaalala. Alam niyo po ba, siguro po, ilang beses ko nang napatunayan na kapag natatakot po ko yung sobrang, kapag tinatamaan po ko ng fear, biglang nadating yung fear, ang panglaban ko sa kanya, diba be strong? Diba be courageous? Tapos sinasabi ko po siya sa sarili ko. Kasi gusto ko, kapag sa panahon ng time na tinatempa ko ng kaaway na maging mahina o kaya naman ma-discourage o magkaroon ng fear, kinukuman ko yung sarili ko, be strong, be courageous, matapang ka, be strong. Kasi bakit si Lord yung nagsabi nun sa akin? Hindi yung world, kundi si Lord. So pag sinabi niya, truth yun. Hindi yun something na good lang na sabihin, kundi truth yun. Amen? And then, ang nangyari po is, nag-collapse yung wall. Ngayon po, iba-iba po yung walls natin. And, if nakikita mo yung situation na parang katulad sa kanila na dead end, merong binanggit dito sa
Matthew chapter 16, verse 13 to 19. Ito po yung gusto kong i-share bago tayo matapos. Okay. Now when Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Nung kasama niya yung mga alagad niya, sabi niya, "Sino daw ako?" sabi ng mga tao. Anong sinasabi ng mga tao? Wag ko na ituloy, i-share ko na siya ng diretso para mabilis po. Sabi nila, kayo daw po ay si Juan Bautista, propeta Elias, isa sa mga namatay na propeta, yan, sabi niya, kayo daw po si ganto. Then nagtanong dyan si Jesus, na ang sabi niya, kayo, sino ako para sa inyo? Pakilingon mo yung katabi mo, pakisabi sa katabi mo, sino si Jesus para sa iyo? Ngayon po, kung sino si Lord sa buhay ng isang tao, yun yung way na kung saan, kung paano si Lord nagpakilala sa kanya. May iba't ibang pamamaraan si Lord ng pagpapakilala niya sa atin. Kapag times na walang-wala ka ng pera, or wala ka ng makain, wala ka ng bigas, o wala ka ng pambayad sa kuryente o sa tubig, dun mo siya tatawagin na, "Lord, tulungan niyo po ako, mag-provide po kayo." Tapos magugulat ka na lang, magsesend si Lord ng somebody or ng something para mag-create ng favor niya para mag-provide. Tapos doon mo marirealize na, provider. Si Lord, provider siya. Ayan. Then, may times na mararanasan natin na magkakaroon tayo ng sakit. At pagkatapos, gusto mo, "Lord, pagalingin mo na ako, hirap na ako." And then, doon natin marirealize na pag dumating yung kagalingan, biglang dumating yung healing ng Lord, marirealize mo na, "Lord, you are my healer." Doon natin siya personal na experience. Even in times of oppression or parang something na hihirapan ka, tas bigla kang inalis doon ng Lord sa kalagayan na yun, and then magiging deliverer natin siya. In times of loneliness, in times of sadness, tapos walang reason para maging masaya ka, tapos nagulat ka na lang, may ginawa si Lord na pamamaraan para makaranasan mo yung joy niya, then God is our joy. In times of weakness, sa panahon ng kahinaan, sobrang hina mo, sobrang hina ng katawan mo, sobrang hina ng isip mo, parang lahat mahina, tas magugulat ka na lang pagbangon mo o kay pagtapos mo magpray o pagtapos mong lumapit kay Lord, pagtingin mo bigla ka na lang lumakas. Then doon natin nakita na, "Lord, you are my strength." Ngayon, bakit ko po siya sinasabi sa ating lahat? Yung situation kasi natin po na sobrang laki, parang natatabunan niya kung sino si Lord talaga sa life natin. Pero if makikita mo spiritually kung gaano kalaki, kung sino ba si Lord sa life mo, kung ano ba siya sa buhay mo, then makikita mo na, "Lord, kaya mo pala itong ayusin. Lord, kaya mo pala itong gawin." Kaya po, iniisip ng mga tao na parang no way out, wala nang solusyon. Pero sa atin po ng mga anak ng Lord, si Lord yung solusyon. Si Jesus po yung solusyon. Amen? Amen. Ngayon po, may gagawin tayong dalawang bagay ngayong oras po na to. Napakahalaga po nito because I was really crying, weeping nung time na pinagawa siya ng Lord kaninang umaga. And dalawang bagay po to. Number one, pag nagpray po tayo mamaya,
lahat ng possible na walls na nakikita mo sa harapan mo. Pag sinabi ng Lord na, it's time to shout. It's time for your battle cry. San ka nahihirapan na yun? San ka nag-i-struggle na yun? Then, sasabayan natin yung momentum ng Holy Spirit, yung momentum ng Lord, para makita natin siyang mag-collapse sa harapan natin. Yung malaking mong problema, yung malaking mong kabigatan, ano ba yun? Sino ba yun? Ano ba yun? Bakit ka ba pinapaiyak niyan? Bakit ka ba bumibigat yung sitwasyon mo dahil diyan? Yan yung number one. And ang gagawin lang natin is isa-shout kay Lord, Lord, ito yun! Ito yung sitwasyon ko na yun, na kung saan ako nahihirapan, kung saan, ito yung malaking wall, na hindi ko alam paano ko susolusyonan, paano magiging maayos, paano. Then, pag sinabi ng Lord na shout, then it's time for our victory. Amen? Yun yung pangalawa po pala yun. Yung panguna ko muna na gusto kong ipagawa, gagawin natin ngayong oras na to sa pagpe-pray natin. Sino si Lord sa buhay mo? I-declare natin na kung sino siya. Kung ma-experience natin katulad ng experience ni Haring David na kung saan naranasan niya minsan sa buhay niya na nalagay sa alanganin yung life niya. Kaya niya nasabi na, even I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil. Kasi minsan, sa isang panahon, sa maraming panahon sa buhay niya, naranasan niya na mahirapan siya, naranasan niya na manganib yung buhay niya from the lion, magmula sa mga wolves, lion, mga leon o mga oso, at hanggang sa buhay niya kay Goliath, buhay niya kay Saul, maraming beses nanganib yung buhay niya. Kaya nasabi niya yun na, kahit naglakad ako sa dilim, I will fear no evil because you are with me. So, meron siyang kung sino si Lord sa buhay natin, ipapaalala mo. Sa pamamagitan ng pagkilala natin kung sino si Lord sa buhay natin, dun sa sitwasyon na meron tayo. Lord, walang-wala kami ngayon. You are our provider. Maraming beses ka na nag-provide. Mandi kami kahit kailan nagutom. Sinabi ng salita mo, wala kahit isang matuwid ang pinabayaan mo. Ilang mga tao nga nakaranas na, ilang beses ko nang naranasan na gumaling ako, you are my healer. So, because of that, the hands of God ay mapoprovoke para gumawa sa buhay ng mga tao. Kapag kinikilala natin siya, sino siya sa buhay mo? Ano yung katingin mo sa kanya na kaya niyang gawin sa sitwasyon mo? Pero hanggat nasa isip mo na, wala na siyang magagawa sa buhay ko, hindi niya kayang ayusin yung sitwasyon ko, then mahihirapan ng Lord na ayusin yung sitwasyon natin. Kaya ngayong oras po na to, lahat tayo ay umuko at pumikit. Sino si Lord sa buhay mo? Sino si Jesus sa buhay mo? Oh, Jesus. Jesus, you are the light in our darkness. Lord Jesus, you are our strength when we are weak. You are our strong portion when we want to give up, O Lord. You are our greatest encourager when we are discouraged. You are our greatest provider sa mga panahon, O Lord God, na wala na po kami. Pero nagpapadala ka ng mga tao at kalagayan at sitwasyon,
upang matanggap namin ang iyong pabor. In times that we are weak and we cannot understand the weakness in our hearts. Bakit ako nanghihina? Bakit nanghihina ang puso ko? Bakit nanghihina yung katawan ko? Then suddenly, you've come as our great strength. And Lord, you are our great healer, O Lord God. In times that we are sick, in times that we need your touch, by your stripes we are healed. By your blood, Lord God, we can overcome, O Lord God. And right now, we declare that you are Lord, you are King in this place. You are King, you are Lord and Master in this place. Ang bawat anak mo sa lugar na ito are not only lambs, Lord God, that knows only to cry and cry at your feet. Hindi lang mga tupa, Lord, ang mga anak mo sa lugar na ito na palagi na lamang umiiyak sa iyong paanan, Lord God. But you have called your children in this place as also a lion to roar in our situation, O Lord God. Sa aming mga pader, sa aming mga harapan, O Lord God, na parang imposibleng masira at matiba, O Lord God. We declare the word of the Lord and we are receiving our identity not only as a lamb that always cries at the feet of Jesus but as a lion that we have a King of Kings. We have the Lord of Lords na kayang gumiba ng lahat ng sitwasyon sa aming buhay. Gaano man kalaki ang mga pader, gaano man katatag ang mga pader na nilalagay sa aming harapan, parang ang hirap mapagtagumpayan, parang ang hirap niyang masolusyonan, parang hanggang kailan mangyayari ang bagay na ito, hanggang kailan ang bagyong ito, hanggang kailan ang unos na ito, hanggang kailan ang kawalan na ito, hanggang kailan kami paluluruhin ng sitwasyon na ito. And right now we speak, right now in the name of Jesus, we command. We command the wind of the Spirit to come. We command the wind of the Spirit to come. To break every walls in our front. Ang lahat ng walls sa aming harapan ay masira sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Jesus is our King. Jesus is our Lord. Jesus has overcome. Jesus, your name is the highest. Jesus, your name is the greatest. Jesus, your name is the solution. Jesus, our deliverer. Jesus, our healer. Jesus, our provider. Lord Jesus, situation. Come in every high seas. Merong dagat sa aming harapan. May kaaway sa aming likuran. May humahabol sa aming mga paligid. May reklamo sa aming mga paligid. But we stand up right now. Stand tall. People of God, be strong. Be courageous. The Lord is with you. The Lord is with you. People of God, you stand up right now at harapin mo ang wall sa harapan mo. Gano'n yan kataas? Gano'n yan kakapal? Gano'n ba yan kalaki? Gano'n ba kalaki si Goliath sa harapan mo? Right now, in the mighty name of Jesus, sa pagbilang ko po ng tatlo, ang isisigaw natin ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. We will shout the name of Jesus and they will see the walls collapse right.
our sin, did it for us. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. And we will continue to declare who you are in our lives. We will continue to declare, O Lord God, your powerful name, Lord Jesus, in our lives. Thank you for raising up lions of your people, lions of people in this place, O Lord God, that knows how to fight rightly in a battle cry, O Lord God. We give you all the glory and the love and adoration in the name of Jesus.